Okay. Habang napapainit ako ng kwan, ng gatas, eh, magdidissolve ako ng krema. Tatlo, tapos may bukas na kalahati. Ubusin mo natin ito. Hindi di krema. O yung sa atin ba yung ginagamit natin is yung kwan, yung sa ano nga yun, nakalimutan ko. Sa mga ano din sa atin. KDD cream. Ewan ko, nakalimutan ko na yung sa atin. Yung ginagawa sa Mango Gray, Mango Float. Tama. Sa Mango Float. Ito, dito eh. Pwede din yun. May bukas yung isa. Bali, tatlo at saka may bukas po yung isa. Yung powder ho na chocolate. Kung may Milo ho tayo sa atin, Milo, okay din ho. Ha? Apat na kutsara. Paborito ko kasi ito ng alaga ko. Isa. Sugar, tatlong kutsara. Kung may condensed po tayo sa atin, is better, ha? Condensed pwede din. Isa, dalawa, tatlo. Okay? Tapos, i-dissolve natin. Tagalan po. Walang liquid, ha? Pero yung condensed, okay lang. Kasi matamis din na. Okay? Iwaho lang natin ang isa. Matisol po sila lahat. Yung powder at yung sukat. Ganyan na po ito. Ang paborito ito, nangagal ko. Wala siyang makain. Kaya nilulutuan ko. Yung gatas na pinainit ko kanina, eh, huwag nang masyado mainit. Ha? Yung mainit lang, makakaya ng kamay mo. Ganoon na siya. Ito na ang itsura niya. Na. Tapos, ito yung Pyrex para sa yung biskwit na kahit na ano, basta walang palaman. Ha? Depende ho sa inyo kung anong gamitin nyo, basta wala ho palaman. Ilata doon natin siya. Ano na, mainit na yung gatas. Ganito po. Isa-isa. Parang ganun din sa Mango Greyhound. Mango Greyhound. Mango Float pala. Ayan.
Okay? Tapos, yung mainit na gatas kanina na pinainit ko, i-ano lang siya, kunting buhos-buhos lang na magiging malambot o yung biskuit. Okay? Ganyan po. Na mabuhos lang siya. Pwede din itapsaw, pwede din pa ganito. Huwag mo ubusin kasi mayroon pang isang layer pa sa ibabaw. Parang kulay yung gatas. Tapos, medyo kulay yung gatas. Tapos, ito na yung powder, yung kwan, yung krema, magkwan po tayo, maglagay. Ayan. Huwag ubusin kasi may last layer pa, ha? Aywa. Pag ganun po. Pag walang cake, pwede ko ito, mas masarap din. Kasi paborito ito yung mga bata. Kung sa atin, wala ko tayong budget pang bili ng next week, kasi ito yung Milo dito nila, eh. Mixed with Milo, mixed with powder. Chocolate ho siya, chocolate. Milo, pwede din. Ovaltine, pwede din. Asukar, pwede din. Asukar, condensed. Kung wala kang asukar, condensed. Tapos crema. Okay, tapos another layer. And this one. Yeah. Second layer. Dalawang layer lang, ha? Dalawang layer lang po. May sobra pa isa. Kasunod naman yung isa. Yes. Tapos yung last na. Ito na yung last. Ay! Kalimutan ko. May gatas pa pala. Gatas ulit. Para pampahumog sa biskuit. Ayawa. Ang purpose ng gatas para pampalambot ko ng biskuit. Okay. Tapos, ilagay ko yung last na cream para sa final topping. Ayan. Paborito ito ng alaga ko. Oh yes. Ito po yung chocolate flakes. Ang gagawin mo natin dito, kurkurin mo natin siya for toppings. Ganito po ang isura ng chocolate. Putpurin mo natin ang chocolate flakes. Pag ganun, putpurin na hanggang sa magbudbud. Yan. Chocolate flakes. Putpurin. Gagawin powder.
Yan, tapos yun. Topping so sa setas ng chocolate. Ng cake. Yan. Huwag ganun. Yan. Pag wala akong cake, so, ang problema mo, biskuit lang, Milo, asukar, krema, pwede ka nakakuhin mo cake para sa birthday sa kuya mo. Kung may vanilla, kung may chocolate syrup kayo, mas maganda. Kaso, ayaw ng alaga ko. And then, pagkatapos ho nito sa paggawa nyo, ilagay nyo ho sa ref para bumilog ho yung biscuit ulit. Ganon ho ang purpose naman. Okay? Lagyan ng plastic cellophane para hindi madumihan. Yes, hindi matuluan. Malinis kumbaga. Yes. Mm-hmm. Wait. Yes, ilagay mo sa ref para bubuo ho yung biskuit ulit. Ayahan lang ho. Tapos, pag gusto na nila kumain na okay na, mga lumipas na ng mga 1 hour, pwede na ho. Huwag sa freezer ha, sa ref lang. Okay? Happy watching guys. I hope you like it.